Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga nakakapanood ng video ito. Maraming salamat po dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tingnan ang napakagandang opportunity. Dalawa lang po pag-uusapan mo natin. Una, pag-uusapan mo natin magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin magandang negosyo. Pero siguro mas maganda pag-usapan muna natin yung magandang produkto. Dahil naniniwala po ako, pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Pag maganda ang negosyo, maganda ang produkto. Ang maganda po dito sa product ng pag-uusapan natin, ang involved health. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang negosyong health? Kung iisipin mo, magandang negosyong health. Pero at the back of your mind, hindi ka sigurado kung magandang health. Sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tawang health? O sobrang importante? Alam mo kung bakit ko tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko ang tao, may health. Pag tinanggal ko naman ang health, may tao. Ngayon, uulitin ko, importante ba sa tawang health? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo, health. Since tao po pag-uusapan mo natin, naniniwala po ba kayo na ang tao may katawan? Oo naman. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang katawan? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapadoktor, nagpapakekap, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, anong binibili? Siyempre, gamot. Ang gamot, gastos hindi. Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginastusan, anong mangyayari sa sakit? Siyempre, lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyayari sa katawan? Siyempre, manghihina. Pag nanghina ang katawan, akala ng iba, katawan lang ang nagkakaproblema. Pero hindi na lang, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang kita. Pag apektado ang kita, ang pinaka naapektuhan sa lahat, yung pamilya. Ang pinaka malupit na naapektuhan pa sa tao, yung pangarap mo. Sabi daw nila, madali raw kitain ng pera pag masipag at matyaga. Opo, tama po, madaling kitain ng pera, basta masipag, matyaga. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, the moment na magkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Lagi ko po ito sinasabi, anin mo ang limpak-limpak mong salapi kung punong-puno ka naman ng sakit. At ang pinakamahirap po dyan, wala na ngang pera, mahirap na nga, may sakit pa. Yun ang masakit. Since present ang sakit, ano rin ang gagawin mo para hindi magkasakit? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko, wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam kong bakit? Marami ng kumpanya ng tayo. Marami ng pharmaceutical ng tayo. At hindi naman nila i-inventorin ang mga produktong yan kung hindi kailangan. Bakit? Kasi kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, food supplement? Gastos yan eh! Opo, gastos nga ang food supplement. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Bakit? Pag nakakasakit ka ba, ano bang ininom mo? Di ba gamot? O tanong, gastos hindi. Di ba gastos? Kung ikaw tatanungin ko, anong gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka? O gumagastos ka may sakit ka? Parang na gastos. Ang malupit po niyan, every time na gumagastos ka, may sakit ka pa. Komportable ang katawan? Siyempre hindi. Sabihin na natin gumagastos ka dito, at least healthy ka naman, ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, business mo pa. Dahil business mo, kumikita ka pa, ang pinakamaganda sa lahat. Bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Ano ngayon ang pakiramdam na bukod sa healthy at kumikita ka na, nakakatulong ka pa? Maganda o napakaganda? O sige, pag-usapan naman natin yung magandang negosyo. Maaring nagustuhan mo yung product, maaring bibili ka ng product. Pero sa totoo, gagawin mo kayong negosyo. Kasi bakit? Pag business ang pinag-uusapan, hindi naman kasi lahat ng tao business-oriented. Sarami ng tao is career-oriented. Alam mo kung bakit? Marami kasing tao na pagdating sa business, ang dami niyang perspective. Ano mo isa sa mga perspective ng tao pagdating sa negosyo? Una, wala akong pera. Pwede mong sabihin sa akin, teka lang Anthony, wala naman akong pera. Kanina, nung pinapanood mong video nito, wala kang problema. Pero ngayon, may problema ka na. Ano? Pera. Pangalawa, ang maaaring problema mo, wala akong time. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, okay yung negosyo, kaso nga lang wala akong time. Walang kaso, pero mayroong mas worse. Wala ka nang time, wala ka pang pera. Pangatlo, maaaring itong problema mo. Teka lang Anthony, okay yung business, kaso nga lang hindi ko yan alam. Hindi ko yan hilig, hindi ko yan linya. Ew. Pero ito yung totoo. Marami naman tao sa labas na ginagawa niya linya niya, ginagawa niya hilig niya. Pero tanong, kamusta ang buhay? Sabihin na natin, hindi mo ito hilig. Sabihin na natin, hindi mo rito niya. Pero ito sasabihin ko, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo siya nilihin?
Pang-apat, maaaring ito isa sa mga problema mo. Teka lang, Anthony. Okay ang business. Kaso nga lang, risky yan. Naku, malulugi lang ako. Ang pinakamalupit, hindi mo pa tinatay yung negosyo mo. Piling mo, lugi ka na. Ang matinding yan, ano malulugi sa'yo? Eh, di ba sabi mo, wala kang pera? Eto, tanong. Kung problema mo ang pera, problema mo ang oras, problema mo dahil wala kang alam, kasi iniisip mo baka malugi ka, ito sasabihin ko. Hindi lang naman ito ang una o pangalawang pagkakataon na pwede kang maimbot sa business. Kung yan ang problema mo, bakit? Pagdating kayo ng panon, yan pa rin kayo problema mo. Pag-usapan po natin ang life cycle. Naniniwala ka bang may life cycle? Oo naman, importante po ang life cycle. Kasi po, hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle, yung pag-aaral. Kung ikaw magkakaanak o magkakaanak pa lang, pag-aaralin hindi. Siyempre, pag-aaralin. Kawawa naman yung bata pag hindi natuto, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-aaral, anong susunod? Siyempre, gagraduate. Pagkatapos kumagraduate, anong susunod? Siyempre, magtatrabaho. Pero pansinin mo to. Meron po mga tao hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, pero nagtatrabaho. Bakit? Isa sa mga life cycle po na dinadaan ng tao, kailangan po magtrabaho. Etong tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, hindi. Gustuin niyo man po magtrabaho ng 60 to 65 years old, wala na po kayong choice. Ang sasabihin ng boss mo, you're out. Bakit? Anong tawag ko doon? Retire. Pag kayo po ba nag-retire, may pera wala? Siyempre, meron. Anong tawag mo doon? Retirement fee. Dahil ikaw ay nag-retire, ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Pag tigil ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, tigil ang sweldo, ang gastos, tuloy tigil. Siyempre, tuloy. Dahil tuloy ang gastos, ang retirement fee na pinaghirapan mo, maubos hindi. Siyempre, pwedeng maubos. Para hindi maubos ang perang pinaghirapan mo, anong gagawin mo? Maaaring nag-iisip mo ngayon kung ikaw nakakapalod ng video nito. Maaaring siguradong maiisip mo ngayon, business. Ito tanong. Kung papasok ka ngayon sa business para hindi maubos ang pera mo, teka lang, akala ko ba kanina iniisip mo, teka lang Anthony, wala akong pera kasi mamumulan ako dyan. Pero sabihin ko, kung iniisip mo kanina, wala kang puhunan, mamumunan ka kasi, eh di pa ganun din dito, mamumunan ka rin. Di ba sabi mo kanina, wala akong time? Kung iniisip mo na wala kang oras, bakit? Pagtungto mo ng 60, 65, may oras ka ba ba? Sabi mo kanina, wala kang alam. Pero tanong, bakit pagtungto mo ng 60, may alam ka? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi ng business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Anong sense, nagtrabaho mo ng buong buhay mo, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, ang perang pinaghirapan mo, mauubos na. Kaya marami pong mga tao nagre-retire, pumapasok sa business, still broke pa rin. Alam kong bakit? Kasi wala silang alam sa business. Kung ikaw na nakakapanood ng video nito, huwag po kayo mag-alala. Kasi bakit? Later pa naman yan. Pero kung tatanungin kita, kung papasok ka lang naman pala sa business, anong gusto mo? Ngayon? O later? Alam mo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon mo ba inaral ang business, ngayon ka nag-decision mag-business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matutunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. Pero pag later ka nag-decision mag-business, later mo ginawa ang mag-business, later kang pumasok mag-business, later mo inaral ang business, later mo matutunan? Yes. Later ka rin kikita? Yes. Kung papasok ka sa business, anong gusto mo? Ngayon? O later? O sige Anthony, nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Pero ito tanong, paano ko siya upisan? Anong gagawin ko? Paano ako magiging membro? Galito po kasi yan. Alam ko medyo nag-iisip ka. Maaring iniisip mo na hindi ka kikita. Pero maaring iniisip mo rin na kikita ka. Pero kung mag-isip ka ng hindi ka kikita, kung mag-iisip ka ng kikita ka, para sa ginawa mo, nag-isip ka pa rin. Pero kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda lang pong nag-iisip ka, nakikita ka, kaysa naman nag-iisip na hindi ka kikita. Ito po masasabi ko sa iyo. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat may baguhin ka. Pero pag wala kang binago, walang mababago. Ang tanong, gusto mo ba ng pagbabago sa buhay? Siyempre, oo. Ang tanong, kailan mo uumpisa ng pagbabago? So guys, maraming salamat po. Lahat, God bless. Ito God bless the Lord. Shut up.